Magandang tanghali po sa inyong lahat. Magandang tanghali din po, Father. Isama po natin sa banal na pagdiriwang na ito ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Diyos. Isama din po natin ang misa pasalamat para sa karawan ni Roy Rigos at intensyon ng kanyang pamilya. At para sa espesyal na intensyon ni Rebecca Siriaco at Julie Vergara. At ganun din para sa kaluluwa ni na Caramel at Marshall at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Aminon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan. Kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na yon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antiochus Epiphanes, ang anak ni Haring Antiochus. Siya isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahon na ni Antiochus Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay inakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga Hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nakikita sa hindi pakikipagkasundo, kundi ang pawang kamalasan, wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning Hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga Hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Anupat nakaisa na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga Hentil.
Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong kaharian. Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng Hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, ikalabinlima ng buwan ng Kislev, si Haring Antiochio ay nagpatayo ng kalapastanganang walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod ng palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang mga tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay pinapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa rin mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi pinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila, katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama, kahit ako ay gapusin, ang bigay mong mga utos, di ko rin lilimutin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang nagahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo't ang utos mo ay susundin. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit ng palapit ang sa aki umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas dahilan sa kautosang hindi nila ginaganap. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdaramdam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautosan. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho, at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos.
Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, "Ano po, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" "Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin," sagot niya. At sinabi ni Jesus, "Mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Noon din nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Lahat tayo ay may mga pangangailangan. Pero ano kaya ang pinaka-inaalala natin ngayon? Ano ang bumabagabag sa atin? Ano ang nagpapahirap sa atin? Ano kaya ang ating idinadaing? Kung tatanungin tayo ni Jesus, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ano kaya ang ating isasagot? Mga kapatid, nakikita ng ating Panginoon ang lahat ng iyan. Siya'y laging naririyan para sa atin. Hinihintay lamang niya na lumapit tayo sa Kanya. Kailangan nating magpakumbaba. Kailangan nating aminin at tanggapin na kailangan natin ang Kanyang tulong. Na hindi natin kaya na wala siya sa buhay natin. We need God's help. We need God's mercy. Ito ang isinisigaw ng bulag sa ating ebanghelyo. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nanalig siya sa kanya na kayang ipanumbalik ng Panginoong Jesus ang kanyang paningin. Kaya kahit sinasaway siya ng mga tao, kahit pinatatahimik, siya ay hindi tumigil dahil buo ang kanyang tiwala sa Panginoon. Kaya naman dahil sa kanyang dakilang pananalig ay pinagaling siya ni Jesus. May mga pagkakataon sa buhay natin na tila ba napakahirap makalapit kay Jesus. Hindi dahil siya ay malayo o siya ay malayo, kundi dahil may mga tao, may mga bagay, may mga pangyayari na nagiging hadlang sa ating paglapit sa Kanya. There are things in life that will discourage us and tempt us to despair. Pero ipinakita sa atin ng bulag na ito na kapag pinanghihinaan tayo, kapag nawawalan tayo ng pag-asa, kapag pili tayong pinipigilan o ibinababa ng iba, kapag hindi tayo nauunawaan, tumawag tayo sa Panginoon ng buong pananalig. Kung kailangan nating isigaw, isigaw natin, "Lord, kailangan kita. Panginoon, kailangan ko ang tulong mo. Panginoon, mahabag ka po sa akin."
At sa kabila ng mga hadlang, sa kabila ng mga pumipigil sa atin, lalapitan din tayo ng ating Panginoon at ipagkakalob niya sa atin ang ating mga idinadaing, ang ating mga hinihiling. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatido, pang ating paghahain na ikalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaparehanya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagbulat sa bulak. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili po nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin.
Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagmunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitay, sa sarili ay inihayin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco naming Papa at ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-ninisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Iyan mo kami kaming ipain tulad sa tukso at iyariya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama.
Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan kung hindi kayang lumuhod manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa aking mga tupa,
isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Kahit na mawala sa aking piling, ikaw ay aking hanapin. At kapag ika'y natagpuan, pauwi sa balikat ko, ipapasa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petersina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak, sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis, sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala. Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang una ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobre may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Buong buwan po natin ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-unayang lamang pa kayo sa ating mga tagapanglingkod. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana.
Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpaglawig ng datos at turismong pangsimbahan. Salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa temtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at pagdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa yumaong ating mahal. Sila nawa ay silaya ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at nung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat, salamat sa Diyos. Humayo na di bayo. Sa buhay, pag-ibig at